Muli kaming naglakbay sa kabundukan, sa lugar na konti na lang ang mga bahay. Mga katutubo na naninirahan sa bundok. At isang dalagita ang nakita namin, tahimik itong nangunguha ng mga sili. Tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa pagbubukid. Ang mga sili na kanyang nakukuha ay tinutuyo nila at ibinebenta sa Tabao na nakakatulong daw kahit paano na makabili sila ng bigas. Siya po si Russell, 14 anyos at nag-aaral. Gagraduate na daw siya ngayon ng grade 6. At pipilitin niya na makapag-aral ng grade 7 sa susunod na pasukan. Pagkaman magiging problema daw ang kahirapan nila, ay pipilitin daw niya na makapag-aral. Dahil pangarap niya na maging nurse at matulungan ang kanyang pamilya na may ahon sa kahirapan. Nakakabilib ang determinasyon ng batang ito na matulungan at mabago ang buhay ng isang katulad niyang katutubo. Pagkaman napakahirap ng buhay nila, ay tinitiis nila ito at kakayanin. Matupad nga kaya ni Russell ang kanyang pangarap. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Na habang kami ay nagpakain ng ice cream dito si Sister Ellie, nakita namin itong mga bata na ito, no, nag-aaral. Nag-aaral ba kayo? Very good! O, at meron kami isang nakita. Halika! Halika, 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 Neng. Ito, o. Oh, napakaganda. Ang gaganda niyong lahat. Napakaganda. Pwede tanggalin mo ito, be? Tanggalin? Oo. Oh, anong pangalan mo? Anong pangalan? Russell. Wow, Russell. Parang siyang kamukha ni Mylene. Pwede ko kabit ito dito? Mike lang ito ba? Yan. Siya daw po si Russell. Pilang edad, Russell? Pilang edad? 14. 14? Anong grade mo na? Grade 6. Wow, grade 6. Bakit may ganito ka? Ganda ng ngipin. Kamukha talaga siya ni Mylene, pati yung ganito niya, oh. Oh, asan yung balay? Asan? Pwede tayo punta sa inyo? Ha? Punta sa inyo? Mabuti at nag-aaral ka. No, maganda yung nag-aaral para maganda ang kinabukasan. Ayun daw po ang bahay nila. Ah, dito kayo naliligo. Ang ganda, may batis, oh. Ito ang inyong bahay. Opo. Sino nandyan, mama mo? Okay. Wala si mama dito dahil dun sa uma. Ah, nasa uma. Sinong kasama mo dyan? Ah. Si mama, nasa bukid pa. Walang sa loob? Wala. Wala? Kamusta ang buhay niyo dito? Mahirap. Mahirap? Okay. Bakit mahirap? Minsan, wala kami hapunan. Oh. Minsan, wala kayong hapunan? Oh. Ano yung hapunan nila? Kapag wala na kami hapunan, doon na kami sa ibang bahay kumain. Doon na kami nila ipakain. Doon sa kabilang bahay. Sa kabilang bahay na? O kapag wala kami makain, sa umaga kung mag-aaral kami, doon na ako sa aking lola. Okay, nasan ang lola? Doon. Ah, yung pinuntahan namin kanina. Yun ang bahay ng lola. O saan? Sa ibabaw pa? Sa ibabaw pa. Ah, okay. So ikaw mabuti at nag-aaral ka. Grade 6, okay. Mapapansin yung mga kababayan, meron silang mapukulad dito. Yung mga bata naglalaw ng mga lipstick siguro. Kaya ganun. Pero ito dito mo, yan o. Pag nawala, napakaganda na ng batang ere. Napakaganda mo. Kamukha ka ni Mylene. No? Pati yung kilay, yung hubog ng kilay niya, isang-isa ni Mylene. Hindi natin alam baka magkamag. Ano apelyido mo? Manlumisyon. Ah, ito, Manlumisyon. Kayo ay ata Manibo. Hindi. Ano? Isaya? Umayamnom. Ah! Ito naman ibang tribo ito mga kababayan. Umayamnom. Ang Umayamnom saan ang gikan? Dala sa Bukid nun. Umayam. Ah, Umayam. Kaya Umayam. Siguro sa Umayam River. Nasa bundok ko, ang puti. Talagang maganda po ang mga katutubo. Okay, nag-aaral ka ng grade 6. Grade 6 ka na. Nag-graduate ka na. High school na ang sunod. Malapit na kami mag-closing. Closing? Okay. Pwede mag-Tagalog. Okay. July 12. Graduation na. Okay. May, kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang po. May honor ka? Oo. Anong honor mo? First. Oh, first. Palak-palak yun.
Congrats! Masaya po talaga ang mga kabayan kapag nakakakita ako ng katutubo na nag-aaral. Tapos matalino pa. Okay, ang tanong dito, Russell. Pagka-graduate mo ng grade 6, ikaw ba'y makakapag-aaral pa ng grade 7? Opo. Saan? Doon lang po sa tawin ni Ann. Saan ito? Tawin ni Ann? Tawin ni Ann doon po. Pinaka-ugas ako. Magbaktas. Ang magbaktas. Layo. Layo ito eh. Sure ka na makapag-aaral ka? Opo. Sabi ng nanay? Opo. Yes. Pag-aaral po ako ng nanay ko. Kahit na mahirap? Opo. Okay. Sa tingin mo, masusuportahan hanggang tuloy-tuloy? Kahit na mahirap, mag-aaral pa rin ako. Ano yung pangarap para sa pamilya? Nurse po. Gusto mo maging nurse? Kahit nurse yung naisip? Kasi kapag may sakit yung nanay ko, matutulungan ko siya. Masakit ba si nanay? Oo, kasi yung payat na payat siya dahil sa sobrang pag-trabaho sa UMA. At ang daddy ko rin. Araw-araw silang pupunta sa UMA. Okay, so nasasaktan ka pag nakikita mo lang ganun nangyari ni nanay? Opo. Okay. Gaano mo kamahal yung pamilya mo? Mahal ko sila. Mahal mo sila? Oo. Okay. Kapag doon ako makatulog sa ibang bahay, kapag ilang araw na ako doon, ay mag-iiyak na ako dahil miss ko ng nanay at tatay ko dahil mahal ko sila. Okay. Sa mag-Tagalog at saka yung nasa kapuso niya sinasabi niya, para kahit paano makatulong sa iyo. Makatulong kami sa iyo. Makatabang ba? Hmm? Okay. Ganito. So dahil sabi mo nga sa atin, makakapag-aral ka naman, ituloy mo. Huwag kang kahit na mahirap. Pero darating talaga sa punto na syempre yung kakayanan ng magulang niya ay hindi, baka hindi masuportahan. Baka mauwi sa hindi pag didiretso ng pag-aaral. Yung baon, paano yung baon mo? Yung baon? Oo. Kamuti po. Kamuti. Kanina po kumakain kami. Kamuti lang po. Kamuti. Binigyan kami ni ma'am ng wow ulam. Masaya na niya dun sa wow ulam, ha? Wow ulam lang po yun yung binigay sa kanya. Pero ang saya na niya sa wow ulam. Kung mayroon kang hiling ngayong araw, ano yun? Ang hiling ko? Ang dami. Ano? Ano? Sige. Ano yung hiling mo? Ano yung hiling ni Russell? Ano yung gusto ko? Ayaw na namin mahirap. Ayaw na mahirap. Ano pa? Gusto ko, kapag mag-aaral ako, ay makakasakay ako ng motor. Kasi palagi kasi kami kung naglalakad papunta sa eskwelahan. Gusto mo na may motor para hindi ka mahirapan sa pag-aaral? Ano pa? Gusto kong ayaw nang mahirapan ang mami kong magtatrabaho sa UMA. At gusto ko makagraduate ako, makapagtapos ako ng pag-aaral. Napakaganda nung last yung gusto niya makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang galing. Gagawin mo yon para hindi na, para yung nanay mo ay hindi na marirapang mag-UMA at saka si daddy. Ilan pala kayong magkakapatid? Ano? Okay, anim daw po silang magkakapatid, mga kababayan. Meron ka pang mas maligamay gamay? Ha? Nakakatid? Opo. Ilan edad? Hindi pa po abot ng 1 year. Ang bata pa. Tapos kasama ni mama mag-uma? Malapit. Opo, dinadala niya doon. Okay, sige. Alam mo, nakakapanginayang po talaga, mga kabayan, kung ang mga katulad nila ay makapag-aaral. So, sana matupad mo yung pag-aaral mo at hindi ka maagang mag-asawa. Buti hindi dumarating sa point na sinasabi ni nanay na mag-asawa ka na. Wala? Wala. Walang naligaw or nagbuya? Wala. Huwag kang papayag. Sabi ng daddy ko, Anak, di ba kahit na mahirap tayo, mag-aaral ka, sabi mo kasi. Sinabi ko kay tatay, Tay, kahit na mahirap tayo, mag-aaral pa rin ako ng mabuti. Tutuloy mo yan, ha? Opo. O, atos tayo. Agang kabahan, ha? O, gawin mong inspirasyon ng kahirapan sa buhay. Okay, pagpasok mo, mayroon ka na bang bag? Mayroon ka na bang pambili ng notebook? Wala pa? Wala pa. Oo. Ano yun? Dinadala ko yung papel ko, pero nandoon lang. Ah, naiwan mo? Oo, dinadala ko. Okay. Yung pang-grade 2 lang. Pang-grade 2? Oo. Doon ka lang nagsusulat. Kasi wala kayong papel. So, ang galing mo, ha? Press owner. So, dahil press owner ka, may binibigyan award. Binibigyan pa ako ng aking guro ng notebook at ballpen. Ang bait naman ng guro mo. Okay, dahil
Magaling kang mag-aral. May award size si Kuya. Okay. Yung mga kailangan, yung mga notebook, pagbalik namin dito, isulat mo yung mga kailangan mong bilhin para sa grade 7. Ha? Para pagbalik namin dito, nakasulat na, bibili namin. Para pag nag-aral ka ng grade 7, may gamit ka na. Okay? Pero sure ba na pag-aaralin ka talaga? Opo. Mm-hmm. Pero yung baon lang yung mahirap. Opo. Dahil sigurado ka mote. Oh, ilatin naman yun, pero yung pera, wala talaga. Okay, may award. Dahil gagraduate ka, may honor akit ka sa stage? Opo, lang ko sa tabi niyan. Yes. Akit sa stage, okay. May damit ka na? Nasusuotin? Wala pa po. Wala pa? Diba pag ano, toga? Toga? Yung may ganito toga, tapos dress? Wala? Sabi po ni sir, uniform lang po. May uniform ka? Wala. Anong uniform nyo? Puti. Tapos? Puti ano? Blouse? Yung palda? Saya. Sasa. Blue. Blue? Ah, yung normal na ano? Sige, bilang kaya natin. Kaso makakabalik agad tayo? Pwede. Pwede? Ah, pwede, babalik kami dito. Anong size na ba yung mo? 60? 60. Ang uniform? Same. Hindi. 60 centimeter. Dito? Siguro mga 24 ka. 24 o 23. No? Natitingnan natin. O, bibilangan namin ang paramis suotin ka. Wala kasing uniform eh. Para graduate mo, mayroong suotin, ha? Ano sana yan? White dress. White dress? Uniform lang daw pwede na. Uniform lang? Okay. Ah, dahil dyan, may reward ka. Oh, ito ha. Ibig ko to sa'yo. 5,000 pieces. Kunin mo. Bigay mo kay mama yung iba. Tapos, para sa graduation mo, meron kayong bala ka kung anong gawin mo sa graduation, ha? O, kunin mo yung 5,000. Okay po. Masaya ka ba? Opo. Okay, ano yung gusto mong sabihin sa mga magulang mo? Sabihin ko sa mga magulang ko. Nay, ito po ang itinulong sa atin ng vloggers. Vloggers. Okay. Ano yung gusto mong namang sabihin sa nanay mo para sa iyong pangarap? Sabihin ko sa nanay ko na, Nay, sana kahit na mahirap ako, kami, mag-aaral pa rin ako. Ayoko kasing maparin sa ibang babae. 14 years old pa, nag-asawa na. Gusto ko kasing makapagtapos ng pag-aaral. Kasi kapag matapos ko yun, ay hindi na mahihirapan si nanay at si tatay mag-uuma. Kapag matutulungan ko na sila. Very good. Ang galing, ni Russell. Russell. Okay. Pwede ba namin makita yung bahay, no? Oo. Mabait ba yung aso? Oo. Sige, aso. Okay na ba? Tingnan natin yung bahay. Okay, kayo po ang tatay. Okay. Amahan. Okay, ang nanay. Kita nanay. Okay, ilan yung mga kapatid mo nga? Anim kayo, no? O, nasan yung alika? Maganda nyo lahat. Okay. Si tatay, tatay mo. Doon nagmana yung ilong niya, no? Okay. Si nanay, asan pa yung sumunod sa'yo? Tapagin daw. Gawas ka tayo. Gawas ka po, so. Gawas ka lang. Ito. Okay. Ang nagmana pala siya doon ng kaputian sa nanay. Okay, one. Atisoy din siya, no? Umana naman kay tatay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kabalo si tatay magbasaya? Opo. Gamay lang. Gamay? Okay. O, ano pong pangalan mo, tay? Si mga... Anson. Opo. Anson. Si nanay? Welay. Ilang taon ka na, tatay? 41. 41? Okay. Si nanay? 35. Nakwento mo ba sa kanila nung nakita ka namin? Ano sabi nila? Sabi nila, maraming salamat sa tumutulong sa atin. Okay, ano nga pong hanap buhay mo, tay? Pangita. Ano pangita? Uma. Uma? Tata. Oo, nag-uuma. Okay. Kamay nakaayos, sir. Makapusay, makapugas lang. Makakantang na. Mara, hindi namin makakuan sa kuan. Naghanap kay kuan yung tapunan namin. Kuan may ika, kay nadlaw. Ako rin yung naningkabot mo. Maglampas sa abo. Uma. Okay. Nakita ko dito may mga mais. Ito yun. Anong gagawin niyo dito? Papagilin?
Opo. Para maging bigas. Ayun, ipagaling ako. Sa ibaligyan ako na, sir, kaya ipalit na ako papel sa kini akong mga anak. Ay, bibili ng papel para sa pag-aaral ng mga bata. Lahat po ba ng anak mo nag-aaral? Opo. Ang galing. Kaling upat kabuok, sir. Nag-aaral? Okay. Okay, i-translate mo na lang, ah. Okay. Bakit ganun yung... Hindi ko maka-sulong sa Tagalog. Oo. Bakit ganun na lang... Okay. Bakit ganun na lang kayong kagustuhan mo na mapag-aaral lang iyong mga anak? Nakaiko ka kuha. Ano niya kung to? Yan o nalaya ka to pa school lang ang anak mo. Kung lagi share kay ako, dakong minga lumad sa mayam, Tagabukid yun, sir. Pagka minyun ako sa 2004. Okay, dugay na po na minyo, sir. 2004 ako na minyo. Pag nanay akong anak, maunay akong plano, sir. Nga mo, dool ko sa naiskwilahan. Ay mo pa iskwil akong anak. Okay. Laking bundok talaga daw siya, Sir Paul. Sa umayam, bundok ng umayam. Buwan, sir. Sapa ng umayam. Sapa. Diyana, sa unahan. Oo na, diri. Tapos, gusto, nung mag-asawa na siya, inisip niya na ilapit sa school yung mga anak niya para ipagpaparam. So, okay. Kuan, sir, akong nauna-unaan nga para di na magkasundong sa sa ako nga wala yun nakasulong sa eskwilahan. Ano sabi ni tatay? Aka, kumbaga na pagsanto niya, sir, na mahirap pala ang walang pinag-aralan. Kasi pag pupunta daw sila sa down sa city, sa highway, mahiya sila makipagsalik, makipaghalbilo, makipag-usap daw sa mga tao. Hiya sila. Kaya doon na pagtanto niya. Okay. Tama. Mas maganda talaga daw na may education, may pag-aara. Oh, tama. So, napakaganda ng hangarin ni tatay niya, no? Para po sa mga bata. At natutuwa ako kasi yung iba na nakakausap natin, parang hindi yun yung... Parang sa iba na mga katutubo na nakausap namin, hira talaga na yung may hangarin na mga anak ay makapag-aaral pa. Iba yung vision. Si tatay ganun. So, ganun yung vision niya. Kaya sinabi niya dati kay Russell na kahit na mahirap, kailangan makapag-aaral siya. So, kahit ay mahirap, pag-aaralin si Russell at ang mga anak hanggang college. Hanggang kaya. Something. Hindi na ako makaya, sir. Importante, ipa-spray lagi na ako niya akong mga anak. Hindi niya na kaya. Pipilitin daw niya. Kahit hindi na daw ko kaya na tatay ni Russell, na pipilitin ko rin na makapag-aral po si Russell. Okay. At dahil gusto mong mag-aral, mabuti yan. Okay. Thank you po ulit kay Tita Imelda. Bubuksan natin ito. Si Russell po ay... PB Scholar na! Okay, ikaw ay... Miyembro na ng Pugong Biyera Scholar. So, ibig sabihin, ang pag-aaral mo ng high school ay may magsusuporta na sa'yo. Hehehe. Scholar na nga po siya, so makatanggap po siya ng monthly allowance sa amin. So, pag-uusapan po namin ng sponsor niya kung paano po. Maraming salamat po sa nabibigay sa amin. At pangako, mag-aaral ako ng mabuti. Talagang mag-aaral po ako. Kasi ayaw ko na po bumalik kami ng mahirap. Baho na ako kapag matutupad ko ng pangarap ko. Ang dami ng mayayamang dumadaan dito, kayo lang nakatulong sa amin. Maraming salamat po inyong lahat. So yan, maraming salamat po muli sa kay Tita Imelda Padilla para po sa mga package. At thank you po sa isa nating sponsor. Anonymous ko lang po muna siya dahil ayun niya po muna magbabanggit ang kanyang pangalan para po sa pag-aaral niya. At syempre, ay magtitin ko rin po kay Tita PB Lab para po sa uniform niya at saka sa sapatos. Oh. Diba? So ito po yung pangarap niya na magkaroon siya dito para sa graduation. Ngayon ay nabili po at naisuot na niya. Ito na isusuotin mo sa graduation. Oh, congratulations again, ha? Mag-aaral kang mabuti, School of Tarong. At kapag nakatapos ka, matutupad mo na yung pangarap, ha? Okay, sige, siya na po ang ating
bagong scholar ng Bubong Biyahero. Nandito na po kami ngayong bubayan, kay La Russell, at yun nakikita nyo sa likod na natin, ito na po yung nagawa nilang bahay. So ibig sabihin, ginawa na rin po ang bahay ni La Russell. So let's go. Wow, ang ganda! Pantay-pantay. Ang ganda. Ang tibay-day. Huh? Tapo. Ayon. Ay, tay. Wow. Ang ganda ng bahay.